And we're back, mga ka-herb, for another YouTube video. So, nagbabalik tayo ngayon para sa panibagong bike check. Siyempre, dito yan sa Taurus Bike Shop. Yan. So, wala talaga akong balak mag-vlog ngayon. Tinamad lang ako magdala ng laptop. Nadala ko GoPro. And then, nakita ko na pinost sa page ng Taurus Bike Shop itong Pinewood Hellcat 7. Kaya after work, syempre na, nakakita nyo naman, nakadamit pa ako. Diretso na kagad tayo rito para ma-bike check na itong Pinewood Hellcat 7. Ayan, so kung bago ka lang sa aking YouTube channel, syempre huwag kalimutang pindutin ang subscribe button para updated kayo sa mga panibago nating upload videos. Ayan, so ano pa hinihintay natin mga Corp? Syempre, ang ganda nito mga Corp, oh. Pinewood Hellcat 7 bike check video. Ayan na, tara, let's. Paalam mga Corp, simulan natin ang bike check nitong Pinewood Hellcat 7. Ayan, syempre, sisimulan natin sa kanyang timbang. So, tumitimbang ito mga Corp, 27.5 mountain bike, Pinewood Hellcat 7 ng 14.5 kilogram. Ayan, so syempre, nasa range pa siya ng isang weight ng isang built bikes. Para sa akin, ang mga built bikes ay nasa 14 to 15 kilogram. And syempre dito sa frame niya mga Corp, size niya is small. 16 inches siya na sinukat natin yan gamit ang ating mahiwagang medida. Kaya yan naging small. And then pagdating natin dito sa head tube, 95 millimeter. So naiiksian ako sa kanyang head tube. Mas nagagandahan ako pag maiksi. And at syempre, taper dyan mga Corp. Kitang kita. At may logo na Pinewood sa harapan. Ayan. And syempre, smooth welding. Kita nyo naman, no, napaka-smooth. Ang sarap himasin niya, no? Oh. Smooth welding dito. Smooth welding din dito. At dito, may uod ng pagkaka-welding. Palagi naman yon mga Corp. Basta, alloy or aluminum 6061 ang ating frame. Two-tone. Nakita naman natin. Red and black. So, may bandang red sa upper. Then, black sa may bandang lower. So, glossy ang ating pintura. Uy, ang ganda pala na daw mga Corp. Triple batted 6061 frame. So, panalong agad to mga Corp. And dito sa Pinewood mga Corp, yung nakikita nyo na gray na Pinewood, nakakapako siya talaga. Siya para siyang sticker. Ayan. And Hellcat dito. Dito naman, water. Ay, hindi, hindi siya water decals mga Corp. Pintura ito. Ito na may texture lang sa may bandang gilid. Dito sa may bandang taas, Hellcat, pintura pa rin mga Corp na naka top coat. Yan, hindi siya ganun kalapad, pero mas malapad ito, compare mo dito. So, pakitid na siya. Yan. And binaba yung bandang seat stay dito. Seat stay natin mga Corp is round, pabilog siya, na meron dito yung bridge. Yung bridge niya is talagang nakarekta na hinang dito at diretso dito sa seat tube. So, ang ganda. Ang laki ng clearance siya, mga Corp. Oh. Pasok ko yung inlalaki ko. Tingnan nyo naman, oh. Pasok na pasok yung inlalaki. Siyempre, ganun din dito. Dito naman, intuturo naman kasya. Yan. Ang chainstay naman natin, mga Corp, may bridge. Yan. Pero wala siyang stopper para sa kable ng FD. So, in short, habang buhay na tong single,
Kumbaga, tumandang dalaga o tumandang binata na yan. Malapad ang ating chainstay na may pine wood dito sa may bandang chainstay. Ayan o, kita naman natin. Siyempre, ang dropout niya na papalitan. At ito yung kable ng ating RD. So, internal cabling yan. Isa. Isa lang naman. Tapos, yung isa is external na siya. Ay, ang ganda nung pagkaka-external. Yan. O, di ba? Siklip-siklip. Tapos, dito. Ayan, sa may bandang ilalim talaga mga kerp, nakalabas yung kable ng RD niya. Yan. At syempre dito, hindi mawala lahat naman ng frame, ay merong lalagyan na ng battle cage. Ayan. So, tapos na tayo sa frame mga kerp. Dito tayo ngayon sa suspension fork. Ang ganda ng suspension fork natin mga kerp. XCR Santur XCM30. Kung hindi ko lang kakamali mga kerp, correct me if I'm wrong. Wow, English nosebleed. 30mm itong stanchion. And speaking of stanchion, 105mm ang kanyang treble. Yan, sinukat natin yan. 105 lang yan. And manual lockout. Yan, close open lang yan mga kerp. Syempre dito may preload. Yan. And alloy ang crown arc, alloy ang crown, alloy ang lower panalo. And tingnan natin yung steerer tube mga kerp, kung tapered din. Oy, tapered tire, no? Tapered ang head tube, tapered ang steerer tube. Yan. Ngayon, dito tayo sa Joytech na hubs. Alloy, 32 holes yan, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So tama tayo. Quick release. And nakikita ko dito mga kerp, goma pa yung cover niya. So, naman sa malamang ball bearing type tong Joytech na to na hubs. Quick release yan. Ayan. Bakal ang ating spokes. Bakal. Ayan na mga kerp. And pine wood na aluminum double wall na rims na may sticker na pine wood. So, malamang sa malamang nasa 20mm lang ang height nito. Ayan. Ang gulong natin, panalo. Continental Cross King na 27.5 by 2.2. So, apakalalayo ng knobs. Parang magkaagalit sila. Lalayo, oh. Yan. At syempre, sa kabila, ganun pa rin. Continental Cross King 27.5 by 2.2 na gulong. Aluminum alloy double wall na rims. 32 pieces na spokes, bakal. Syempre, Joytech na alloy. Quick release. 32 holes. Yan o, kompleto. Ba dito Shimano? Ayan. Shimano dito mga kerp. Correction ha, correction. Ulitin ko. Shimano ang ating hubs. Then dito sa harapan, Joytech. So magkaiba ang hubs niya sa harap at likod. Oh, Shimano. Nagulat ako dun. Akala ko parehas. Ayan. And syempre, uy, napakatahimik ng ating cogs. Ang cogs niya ay sagmit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Speed. Ito yung may starfish sa likod. 11 teeth ang pinakamaliit. And 50 teeth ang pinakamalaki. Asa na? Walang nakasulat. Ah, 46. 46 lang mga... Ito na, ayan, ayan, ayan. Nalilit kasi kaya naduduling tayo. 11 to 46. And syempre, ang RD natin, Shimano Diore, na walang clutch. Ayan, walang clutch siya. Ang pulley natin, plastic, na standard size. Eh, ang ating kabilang pulley natin ay size niya is standard size din mga kerp. Shimano plastic pulley. Yan. At ang kadena natin, silver, YBN, 11 speed. Nakalagay siya, nakalagay. Yan. And crankset natin mga kerp, syempre, Pro Wheel Halotech, 170mm aluminum crank arm. Pero yung kanyang chainring ay bakal na 34 teeth. So, removable chainring niya mga kerp. And by the way, yeah, hindi mo na ito malalagyan siguro ng second chainring or third chainring kasi wala namang stopper dito. Ayan, iuulitin natin. So, mahihirapan ka malagyan ng FD. And syempre, ang ating seat clamp is aluminum alloy. Seat post, aluminum alloy pa rin na double bolt. 31.6 ang taba, 350mm ang
haba. Ayan, medyo may konti siyang setback. Pedal is made from alloy na malapad. Ganito pedal ko, araw-araw kong gamit, buhay pa, isang taon na. Alagaan nyo lang sa grasa. Ayan, upuan natin is submit. Ang kapal nito mga curb. Ayan, ang taba. Ayan, sa mga gusto ng mataba. May maiksi, medyo maiksi ng konti. And matigas ang foam. Ayan, ito may hiwa dito ng konti. So daluyan ang ihi mo yan, saka utot. Stem natin made from pine wood, kamao stem, hindi pwedeng gawing negative yan. 80 millimeter. At ang ating headset ay Neko. Ayan. Spacer, tatlo. Isang 10, isang 10, at isang 5 millimeter. Oy, dito tayo ngayon sa kanyang handlebar. 720 millimeter ang haba, made from aluminum alloy na may tatak na pine wood. Yung grip niya parang octopus. May logby-logby. Ayan, nakita niya naman na sagmit. Ito yung lock. So, luwagan mo lang, ayan, matatanggal mo kagad to. And, hydraulic brakes. Siyempre, sigawa ng Shimano MT-200. Panalo. And, shifter is Shimano Diore 11-speed. Walang indicator dito. Ayan, wala siya, oh. So, tansya-tansya. Sabi nga nila. And, dito tayo ngayon sa caliper. Caliper is post-mount sa harapan. Shimano MT-200 pala yun. And rotor natin is made by Pro na 160 mm na rotor. Ayan. 160 mm made by Pro. Sa kabila, ganun pa rin. Naka-post mount sa frame. MT-200. Akit. Ah, medyo mahirap baklasin mga curve. Tatama at tatama sa seat stay. Yung allen, ano mo, dito. Tatama at tatama yan. Okay? Ang ganda nung ano, nung skewer niya, si Mano. Ay, may tornilyo dito. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam yan. Pa-comment naman mga curve kung para saan to. Pero sabi sa akin, sa stand daw to. Ayan. And ito yung kabila ng ating crank arm. Pro Wheel MPL. Ito yung shuriken. Shuriken tawag ko dito eh. Yung lang ng ating crank arm. Ayan. So, palagay ko mga curve. Wala na ako nakakalimutan dito. Sulyapan uli natin ang ganda ng ating Pinewood Hellcat 7. So, panalo to mga curve. Thumbs up. So, ayan mga curve, ang ating bike check ng Pinewood Hellcat 7. Dito yan sa Taurus Bike Shop. Ayan. So, nagkakalaga to ng 19,000 pesos. Munti ko nang masabing 19 pesos. So, tumatanggap sila rito ng cash and home credit para sa mga gustong umuha ng hulugang bike. So marami sila ritong mountain bike, road bike, parts, and etc. So ilalagay ko sa description ang kanilang contact number, Facebook link, and Google Map para sa mga gustong sumadya at kontakin sila directly. Ayan. So hanggang dito na lang mga curve. Road to 13,000 tayo. Ayan. Kita nyo naman. So, kita-kiss tayo sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood. Babayush. Mamwa. Chup chup.